What's up mga katanim? Nandito naman po tayo sa aking channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga bago lang po sa aking channel, don't forget to like, comment below, and subscribe and ring the bell for the notification para lagi po kayong updated sa mga susunod kong video. Guys, mga katanim, ang ating gagawin ngayon, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik. Isishare ko po sa inyo kung paano po ma-control yung mga pisti sa ating tanim na talong. Paano po natin ma-minimize yung mga pisti sa natural na pamaraan. Hindi po tayo gagamit ng mga kemikal na nagdudulot ng mga sakit sa ating mga pangangatawan. Ang ating gagawin po ay natural po na pamuksa o pangontrol sa ating mga piste sa ating pananim. Ito po nakikita nyo po mga katanim. Ito po nakikita nyo po ito. Ito po yung ating gagawin. Yung tawag po dito ay attractant. Yan o. Yan. Diyan po pupunta yung mga piste. Dito po pupunta. Dito papasok. Kasi ito po yung ano nila, mabango po ito. Kaya ito po yung ating gagawin. Ituturo ko po sa inyo kung ano po kung paano po gumawa ng attractant. Yan. And guys, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik. I-share ko na po sa inyo kung paano po ito gagawin. Para guys, let's go. Tuba. Tuba ang tawag dito. Yung galing sa niyog. Bagong ano po, mga tatlong araw na tuba at sukal. Yan, nabawasan ko na kasi napagawa na ako nakaraan sukal. Kailangan po natin ng isang baso na sukal. Ito po kasi yung gusto ng mga insekto na tamis. Lagay po natin dito mga katanim. Saka lagay din natin ang diba? Kalating yung litro. Lagay dito naman. Po natin i-shake. Ito na po yung ating attractant, mga katanim. I-shake lang po natin. Ganito lang po kadali gumawa ng attractant, mga katanim. Pwede nyo po ito gayahin kapag may tanim po kayo na talong o kahit anong gulay. Para dito po pupunta yung mga piste ng ating mga pananim. Amuyin po natin. Bango. Bango po. Talaga magugustuhan ito ng mga insekto. At kapag natikman nila ito, sigurado malalasing sila. Malalasing po sila. Yun, dito po natin ilagay sa ating mga scrap. Yung mga basura po kanina na pinamulot natin sa tabi-tabi. Yung ating gagawin ay gagawa po tayo ng kanilang parang ano po, bintana. Gagawa tayo ng bintana na dito dadaan yung dito papasok yung insekto. Ito po, ituturo ko po sa inyo paano gumawa. Ito. Mga katanim, oh. Parang ano.
parang bintana po. Dito sila dadaan. Salin na po natin yung dito dadaan yung mga insekto. Ating gagawin, sabit po natin dito, lalagyan natin tali at saka sabit sa palibot ng ating mga pananim na talong. Yan na. Dadaan yung talik. Yan. Tupi dito. Ayun mga katene, oh. Simple lang po magawa ng attractant. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Diyan po dadaan yung mga sipto, mga pisti sa ating pananim. Pwede natin isabit sa palibot ng ating mga pananim. Ayan mga katanim. Sana po may natutunan po kayo kung paano gumawa ng natural pest control. Ayan, sabit na po natin. Ayan po, nilagay na po natin sa ating tanim na talong. Diyan po pupunta yung ating mga kalaban na pisti. Mga pisti. Papansin nyo mga katanim. Yung tanim po na po na talong ay may mga yung tanim po na talong ay may mga bunga na po. Kaya lapitin po ng mga pisti. Yan. Kita nyo po. Yan po yung, yan na po yung tanim ko po na talong. Update ko po mga katanim. Ayan o. Naharbisan ko na po ito. Yung ginulay po namin yung unang bunga po. Ayan. Pansin nyo may mga bunga na po. Ang ating mga tanim na talo. Ayan. Chikapin natin kung saan ko nilagay yung mga ano po natin. Attractant po natin. Ayan. Ayan po natin sinabit. Sinabit po natin sa gilid ng ating mga pananim na talong. Yan po. Yan. Diyan po papasok. Diyan papasok yung pisti. Mga insekto at saka mga iba't ibang pumupunta sa ating mga talong. Kasi matamis po yan. Dahil gawa po sa sukal at saka tuba. Galing sa niyog. Yun lang po kadali. Gumawa. Yan. Sinabit natin sa pagilid. Sa gilid ng ating mga tanim na talong. Diyan lang po natin isabit mga katanim. Papansin nyo po. Yan. Yan. Yan mga katanim. Ganun po ang pagtanim ng talong. Kailangan ay may abilidad po. Kasi pag wala kang attractant, ubusin ang mga pisti kasi mabango po yung bulaklak ng talong. Kaya uubusin po yan ng mga iba't ibang insekto, mga pisti na salot sa ating mga pananim, mga katanim. Yan po. Yung ayan, humaharvest na po yung mama. Na-harvest na po niya pang ginapagustuhan niya lang niya. Pang ulam. Gulay. Gagawin namin gulay yan. Pinipili ni mother yung mga malaki. Ito mga malaki mga. Dako. Pwede na-harvest na. Mario. Sarapya kay dako ay. Gusto lang galing makmakwa lang. Nagusto lang siya. Gusto lang saya kuha. Ayakong gusto. Yung mga katanim, ang ating
Ginakuan nga daan. Yan po ang ating tanim na talong. Namumunga na po at saka hinaharbisa na po namin. Yan mga katanim. Yan po yung aming customer. Yan po ang bibili, 1 kilo yung pamangkin ko. Gawa niyang gulay daw. Pretohan niya. Yan po. Yan, maraming salamat po sa mga nanood. Sana may natutunan po kayo kahit papaano. Sa simpleng paraan po ay maalagaan po natin ang ating mga pananim. Yun, maraming salamat po. Until next time, don't forget to like, share, and ring the bell for the notification. At huwag kalimutan mag-subscribe, guys. Maraming salamat po. Until next time, bye-bye.